Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning po sa ating mga ka-daylight. Sa umagang ito, kamusta po kayo? Ang dalangin ko ay nasa mabuting kalagayan ang buhay ng bawat isa. Samahan niyo po ako sa pakikinig ng salita ng Diyos dito po sa Daylight Devotion, araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJB 1458 Radio Calabar Zone. Ito po si Pastora Diwani Magaling Oliva ng Jesus is Lord Church, Maykawayan Chapter. Praise God! Purihin ang Panginoon! Ilang oras, ilang araw, ilang tulog na lamang po ay maglilipat na ang taon. Ano po? Ito po yung panahon na dapat alalahanin po natin ang Diyos ay di nagkulang ni nagpabaya sa nakaraang taon ng buhay po natin. Bagamat dumaan po tayo sa iba't ibang problema at pagsubok, nahamon ang ating pananampalataya, pero alam po natin hindi natin kayang pasubalian that all things work together for good for those who love the Lord. Salamat na lamang po, sapagkat kung wala tayong Kristo sa buhay na ito, hindi natin makikitang mas marami pa rin kabutihang dinudulot ang mga nangyaring hamon sa nakaraang taon. Kaya naman, dapat po ang laman ng ating puso't isipan ay isang panalangin na tayo po ay huwag mawalay sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay sumama sa atin sa taong 2021, higit tayong sasamahan ng Diyos sa taong 2022. Kaya naman dapat meron tayong mga panalangin sa puso na ito'y ating panghahawakan at ito po yung ating pag-aaralan. Sabi po dito sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 24, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Ulitin ko po, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay laging bago. Ang kanyang katapatan ay hindi kayang tawaran. Kaya kung ang kanyang pag-ibig ay nakapanaig sa taong ito at ilipat sa taong 2022, higit ang kanyang pag-ibig, higit ang kanyang katapatan. Kaya dapat may mga panalangin po tayo sa darating na bagong taon. Ang aking title po, it's all about prayers to prepare for the new year. Ilang puntos po ang aking ibabahagi. Ano nga pa yung mga dapat nating ipanalangin? Napagtuunan natin ang pansin sa bagong taon na ating kakaharapin. Napakahalaga na meron tayong focus. Dahil kapag wala tayong focus, ay maliligaw po tayo sa ating paglalakbay dahil ang buhay ay punong-puno ng paglalakbay. Kaya napakahalaga na tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung meron pong ways ngayon na napakadaling puntahan, anumang lugar na ating mapupuntahan, nagiging direction po natin, hindi na ganang kahirap para po maglakbay, eh higit kailanman ang lakbay ng buhay nito, dapat meron po tayong ways. Ang ways po natin, walang iba kundi yung presensya at pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Walang iba kundi ang panalangin. Ano-ano ang ilang mga bahagi na kung saan ay dapat natin ipanalangin? Una po, a New Year's prayer for peace. A New Year's prayer for peace. Napakahalaga po na ipanalangin natin sa bagong taong ito na punuin po tayo ng kapayapaan, punuin ang bansang ito ng kapayapaan, punuin ang maraming tao ng kapayapaan, punuin ang ating pamilya ng kapayapaan. Bakit po? Napakahalaga ng kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay nagdudulot ng tamang pag-iisip, malusog na pangangatawan. Kapag payapa ang isip, payapa ang puso, lumulusog at nagiging malakas ang ating pangangatawan. Nagkakaroon tayo ng malinaw na pagdidesisyon sa buhay. Maaaring marami tayong iniisip at pinaplano no, sa taong susunod at sa mga mangyayari pa sa ating buhay. Kapag ka po hindi tayo nagnanasa ng payapang buhay, marami tayong haharapin sa daigdig nito na din natin inaasahan na magpapabuwan ng ating pananampalataya. Isa pa po rito ang hamon na kung saan ay napakarami nating gusto. Kayo ho ba yung tipo na kapag hindi nakuha ang gusto ay talagang nababagabag na, nawawala ang kapayapaan. Ang tunay na payapang buhay kahit kulang ang mga bagay sa daigdig nito, ang kanyang buhay ay nananatiling nakaangkla pa rin sa ating Panginoon. Yung pang buhay na kala mo walang kulang.
Kasi kapag payapa ka, parang wala kang kulang. At yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay isininang, sapagkat siya'y tinuguri ang prinsipe ng kapayapaan. Sabi ng John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." God has offered us His peace. The reality of peace is that it's not the absence of chaos, but the presence of calm with the chaos. As you face the New Year's, remember God has promised you His peace. Ang tunay na kapayapaan po ay hindi yung walang labanan sa buhay, walang kaguluhan. Hindi po. Ang tunay na kapayapaan sa gitna po ng nag-uumigting na ingay ng mga pagsubok at problema, mga sandali na kung saan ay binabagabag ka, payapa ka pa rin sapagkat ito po ang kailangan ng tao. Kaya naman tinaguriang siyang Emmanuel, God is with us. Siya ang tinaguriang Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Nawa manaig po sa atin ang panalangin ito na punuin ng Diyos ng kapayapaan ng ating buhay, ng ating pamilya at ang bansang ito. Kasi po, kaya nga po may tinagurang world peace, di po ba? Marami po mga bansa na magpahanggang ngayon ay nagigirian, naglalabanan. Nakakalungkot din po sa pamilya ay may mga nagigirian, nag-aaway, may mga relasyong nasira dahil po sa pandemyang ito, dahil po sa material na bagay. Let's pray for the peace. Sa bagong taong ito na haharapin natin, ipanalangin po natin ang espiritu ng kapayapaan ay maranasan ng ating buong pamilya. Ikalawa po, a New Year's prayer for hope. Napakahalaga na bukod sa may kapayapaan ka ay puno ka ng pag-asa. Hindi mo mapaghiwala ito eh. Kapag ikaw ay puno ng pag-asa, napapayapa ka. Di po ba? Kapag ikaw ay may inaasahan at alam mo na ang inaasahan mong ito ay siguradong darating sapagkat ang nangako'y di marunong sumira, walang iba kundi ang Panginoon, napapayapa ka. Kung kailan at paano darating ito, alam mong darating, ang mahalaga, naghihintay ka sa meron. Kapag ang tao po kasi ang nangako, talagang nagnanako ng kapayapaan eh. Nagnanako ng pag-asa. Buti na lang kasama sa pagkapako ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang pangakong tuparin, anuman ang kanyang ipinangako. Sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 23, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful." Ang Diyos na nangako ay tapat. To be without hope is a dangerous place to be because at that point, life feels like it's not worth living. Kapag ka po tayo ay nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, ito po ay delikadong sitwasyon, komplikadong buhay, sapagkat ang gusto ng Panginoon ay nabubuhay tayo na may pag-asa. Ang tingin mo sa sarili mo kapag nawalan ka na ng pag-asa ay walang kwenta ng mabuhay. Marami na po ang tinakasan at nilayasan ng pag-asa sapagkat hinarap po nilang mag-isa ang laban ng buhay. Hindi nila pinagkatiwala sa Diyos ang mga pagsubok na dumating. Maaring ang ilan po sa atin ngayon ay nakikibaka para sa pag-asang dapat nating maranasan. Ang pag-asa po ay masusumpungan sa Panginoon na pinagmumulan din po ng kapayapaan. Nagkaroon tayo ng pag-asa sapagkat ang kanyang kamatayan ay naging dahilan para makita po natin ang isang mahimalang pagkabuhay niya pagkaraan ng 3 araw ay pwede niyang buhayin ang namang namamatay sa atin na pag-asa. Namamatay na ba ang pag-asa natin na baka ang ating pamilya hindi magkaroon ng kaligtasan dahil nagmamatigas sa kaligtasan na ipinapahayag ng salita ng Diyos? Tapat ang Diyos na nangako may tamang panahon sa bawat pagkakataon na ang lahat ng ito'y inaayos niya upang mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon. Naalala ko po, mayroon po isang nanay na umiiyak po sa akin. Sabi niya, "Pastora, parang bibigay na ako, parang hindi ko na kaya. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Bakit ganun? Nung lalo akong nananalangin sa Panginoon at inilulut ko at sinasama ko pa ng pag-aayuno, ang aking anak ay lalong nagka-adik-adik, lalong nagwala. Tila baga, lalo akong hinahamon at parang bibitim na ako." Umiti lamang po ako, dinakpi ko ang kanyang balikat at sinabi kong congratulations. Natingin siya, sabi niya, "Pastora, nang-iinsulto po ba kayo?" Sabi ko, "Ay, no offense." Kasi po, hindi pa po ako tapos pagkasabi ko ng congratulations. Sapagkat may ginagawa po ang Diyos. Ibig sabihin niya, nang nanalangin ka at lumuhod at hinihingi mo ang panibagong buhay at magkaroon ng kaligtasan ng iyong pamilya, nabulabog ang gawa ng kadiliman. Kaya nag-overtime sila. Sapagkat ang sabi ng mga demonyo sa impyerno, doblihin natin ang kilos sapagkat makapangyarihan ang panalangin ng inang ito. Sapagkat ang panalangin ng ina ay umaabot hanggang langit, ang kanyang iyak, ang kanyang lungkot ay nakikita ng Diyos. Alam ng Panginoon sa langit ang lahat ng ating dain at nakikita ni Satanas ang lahat ng labang ito. Kaya po, nag-uumigting siya. Pero tandaan po natin,
we are more than conqueror. Higit tayong mapagtagumpay. Kaya punuin natin ang ating puso ng pag-asa. Siya na ang Diyos na nangako ay tumutupad ng lahat ng ito. Marami pong mga buhay na akala mo ay hindi mababago. Ano po? Specialty po ng Panginoon, expertise ng Lord na baguhin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ayusin ang mga sirang buhay na hindi kailanman kayang ayusin ng sino man. Maraming tao na lugmok sa kasalanan, lugmok sa iba't ibang uri ng bisyo, pero nang sila'y nagsuko ng buhay sa Panginoon at binigyan ng panibagong pag-asa ng Diyos, ay naayos at nabago ang buhay. Ito ang dapat lamanin ng ating panalangin. Bukod sa kapayapaan, hayaan nating ipanalangin sa bagong taon ito ang isang bagong pag-asa. At isa na rin po rito ang a prayer for new beginnings. Hindi po masamang magsimula muli sa mahabang paglalakbay kung may mga bagay na nagkamali ka at kailangang ulitin. Ang mahalaga ay nagpapasimula ka uling baguhin ang dapat baguhin kesa namang nagtuloy-tuloy ka na mali na ang iyong tinaka. Sabi po ng Isaiah 43 verse 18 to 19, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Forget the former things. Mismo sinabi ng Biblia na kalimutan nyo na ang nakaraan sapagkat meron ng bago tayong haharapin. Eh pastora, di ba? May mga bagay naman na hindi dapat limutin. Opo, dapat alam mo yun. Pag sinabing forget the former things, kasama po dito ang mga bagay na hindi na makatutulong. Mga pangyayari na nakalagay pa rin sa isipan mo na nagdudulit pa rin sa iyo ng kalungkutan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Magpasimula po tayo. Kung may mga bagay na nasirang relasyon, panahon ng pag-aayos. Kung may mga mali kang naging desisyon, panahon ng pagtatama. There's a time for everything. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng pagsasaya, may panahon ng pagsira, may panahon ng pagbuo. Ito po yung panahon na hinilingin po natin sa Panginoon ang isang bagong simulain. Bagong simulain na kasama ang Panginoon. Let's face it, we all have probably done some things that we wish we could do over. As we face a new year and review, let it be a time of learning. Look at the mistakes. Repent if you must and pray for grace to move forward without repeating and errors of yesterday. Manalangin po tayo sa Panginoon sa lahat ng mali. Ano po? Alam niyo po, kapag po tayo ay nag-aral, di ba? Naalala niyo nung tayo ay nasa eskwela, nag-aaral tayo, ay binibigyan tayo ng ating mga guro na mag-review. Binibigyan tayo ng time. Sasabihin niya kung kailan yung final exam, kailan yung quiz. At minsan, merong gugulang tanggigan na lang eh. Surprise quiz kung may natutunan ka. Kaya dapat merong mga aral sa bawat pangyayari sa buhay. At sa aral na yun, dapat natututo tayo. Naniniwala po kung may kapasidad po tayong matuto sa realidad man at sa espiritual na buhay. Kung may mga cycle of defeat po tayo, aba, magtaka na po tayo. Bakit pa ulit-ulit? Taon-taon yata, nag-New Year's Resolution ka, pero lumalagpa ka pa rin. Ano mali? May mali ba sa New Year's Resolution mo? Wala. May mali sa paraan kung paano natin ginagamit ang buhay na ito. Tandaan po natin, lumilipas ang bawat at panahon, may mga bagay na pwedeng maulit, pero ang sandali ng karanasan ay hindi mauulit. Ang damdamin na meron po tayo na dapat po sana ay laging payapa, na dapat po sana ay puno ng pag-asa, ito'y magsisimula kung paano ka nagsimula. Tandaan po natin sa panahon ng ating paglalakbay na tila baga umaayaw na tayo, balikan mo saan ka nagsimula at bakit ka nagsimula. Doon ka magbalik sa dalawang tanong. Kapag ka bumibigay ka na at parang umaayaw ka na at tila baga ikaw ay inuumpog-umpog ng iba't ibang uri ng problema, magbalik ka sa dalawang tanong kung bakit ka nandyan ngayon, saan ka nagsimula, at bakit ka nagsimula. Let us pray for a new beginnings. Sa bawat relasyon, sa bawat mga oportunidad na nawala, sa anumang mga pinaplano natin at mga pinapangarap, magsimula po tayo sa isang bagong simulain na kasama natin ng Diyos. Naalala ko yung isang quotation, nabasa ko lang. Ano? Sabi niya, "Di baling mapunta ko ng impyerno basta kasama ko si Kristo, kaysa man naman mapunta ko ng paraiso na hindi ko kasama si Kristo." Napakamakahulugan, ano po? Aanin mo lahat ng mga biyay at pagpapala kung hindi mo naman kasama ang Diyos ng kapayapaan. Alam niyo po, sa totoo lang kanina ang bulay ko ay ito. Ang biyaya at pagsubok ay pwedeng magdala sa iyo sa kalungkutan kung hindi mo mababalanse. Kapag ang pagsubok ay nilamon ka nito, pwede na lasunin ang isipan mo at tuluyang kang inumok. Kapag ang pagpapala naman ay lamunin ka rin ito, pwedeng mahibang ka at mawala ka na sa presensya ng Diyos at purihin ka rin ng lungkot. Kaya napakalaga na mapuno tayo ng pag-asa.
mapuno tayo ng kapayapaan para sa isang bagong simulain na inilalaan ng Diyos. A prayer of blessing. Pastora, di ba masamang humingi? Yun ang sabi ng Bible, ha? Humingi ka at ika'y bibigyan. Humanap ka at ika'y makasusumpong. Kumatok ka at ang pito'y bubuksan. Oportunidad ang isang imbitasyon na binigay ng Diyos na makahihingi po tayo. Eh ano po ba ang mga pwede at hindi dapat pwedeng hihingi? Subukan mo humingi. O di pag binigay, kalooban ng Diyos. Kapag di binigay, eh manahimik ka. Ipagpasalamat mo. Ibig sabihin lang, hindi niya niloob sapagkat hindi magpapaligaya sa iyo yun. Magpapahamak sa iyo. May isang binatilyo po na hingi ng mapapangasawa. Marudob ang kanyang pananalangin. In love na in love siya sa isang dalaga. Sabi niya, Panginoon, kung hindi siya ang ibibigay mo, mamatay na lang ako. Ba, ganun katindi? Talagang amoritis, ano? Amoritis ang pag-ibig niya. Talagang grabe. Nasakmal siya ng matinding pagmamahal. At talagang ganun na lamang po lahat ay ginawa niya. Lahat ay ginawa niya. Hanggang sa dumating sa point, sa lahat ng panunuyo niya, alam naman na mabae ang kahinaan ay panunuyo. Pag-aalaga at pagmamahal na buha niya po ang babae. Sa umpisa ng taon, pangalawang taon, pangatlong taon, ay lumang napakasaya ng kanyang pagsasama. Pero nang tumagal, nakita niya kung anong uri ng babae ang kanyang napakasawa. Hindi kasundo ang kanyang mga magulang, lubhang malupit sa kanyang mga anak, ang nakalulukot pa nito ay niloko siya ng kanyang asawa. At bandang huli lumapit siya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, sana hindi mo na lang siya binigay sa akin. Sino ang may mali? Minsan inilalaban po natin ang hindi tama. Diyos na yan eh, di po ba? Dapat po, pagka Diyos na ang karap natin, hayaan natin siya ang pumili. Siya ang maglagay sa atin sa mga tamang panahon at tamang pagpapala. At kung tayo marunong maghintay sa ating inihingi, may tamang panahon sa tamang biyaya. Sa po ng Book of Numbers, chapter 6, beginning 24 to 26, The Lord bless you and keep you. The Lord make you His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So ang Lord ay nabibless. Ano po? Nagpapala. Siguro itong mga pandemyang itong nakaraan, ano, 2021, ang dami kong pinagpala. Ano, naalala ko po yung isang mahal ko sa buhay, kamag-anak ko. Sabi po nung mahal kong kamag-anak, sabi niya, alam mo, hindi namin inasahan sa gitna ng pandemya, bigyan kami ng magandang sasakyan. Siguro ganun din po tayo, hindi mo akalain na talagang umigkad na iyak-iyak ka pa kasi naapekto ng pandemya yung trabaho mo. Tapos hanggang sa na-discovery mo na pwede ka palang mag-online, online business. Akalain mo yung online business mo na boom, mas malaki pa kita mo kaysa dating trabaho mo. Akalain mo kung kailang pandemya ay nagkasundo-sundo kayo. Akalain mo kung kailang pandemya ng taong iyon na talagang hinamon ng ating pananampalataya ay nakabili ka ng bagong sasakyan, bagong bahay, nagkaroon ng iba't ibang oportunidad. Humingi ka at ika'y bibigyan sapagkat gusto ng Diyos na tayo mapagpala. It is good to know that there is God in heaven who delights and enjoys blessing His people. Kung tayo po ay nagiging masaya kapag pinagpapala ang ating mga mahal sa buhay, edo lalo na si Lord, gusto ng Lord na tayo po ay maging pagpapala, kaya gusto niya na tayo pagpalain. Kapag nag-uumabaw ang pagpapala ng kanyang mga anak, kapag dumarami ang ating mga biyaya at ito ay hindi na mapigil, gusto ng Panginoon ay maging daluyan ka rin ng pagpapala. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na ang mga ipinapanalangin ito ay maisa puso natin. A New Year's prayer for peace, a New Year's prayer for hope, a prayer for new beginnings, and a prayer of blessing. At ang pinakuli, a prayer for reconciliation. Ako po ay naniniwala na maraming relasyon na sinisira ng sitwasyon. Maraming relasyon na sinisira ng mga maling akala, mga maling panukala. Maraming relasyon na sinira ng kagipitan, sinira ng kasaganaan, sinira ng kaaway sa pamamagitan ng iba't ibang mga pangyayari. Ito ho siguro yung panahon na dapat nating isaisip na ang bawat taon ay lilipas. Sayang ang bawat sandali na hindi natin naiaayos ang ating relasyon. Unang-una po sa lahat ay sa Diyos. Ikaw kapatid na nagkaroon ng panlalamig, ikaw kapatid na hindi na nagsisimba, ikaw kapatid na nanamblay na sa pananampalatay at umayaw na sa paglingkod, panahon po ito ng reconciliation una sa Diyos. Panahon ito ng pagbabalik. Panahon ito ng muling paglapit sa Panginoon. A prayer for reconciliation. Higit kailanman kapag maayos ang ating relasyon sa Diyos, nagiging maayos ang takbo ng ating buhay. Sapagkat pinararami ng Panginoon ang lahat ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak na patuloy na tumatawag at lumalapit sa kanya. Sabi po ng Book of Romans chapter 12 verse 18, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Dahil kapag tayo po ay merong tunay na pakipag-ugnayan sa Diyos,
maging sa ating kapwa ay meron tayong maayos at mabuting pakikipag-ugnayan. Well, of course, hindi perfect. Hindi naman lahat talaga gusto ka. Hindi lahat ay mahal ka. Hindi lahat ay natutuwa sa mga pagpapala mo. Minsan po ay may nagpa-counsel sa akin yan. Sabi niya, Pastora, bakit inis na inis sa akin yun? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Kasi walang ginawa kundi magparinig. Parang hindi siya masaya sa akin. Lahat naman ginawa mo na. Hindi mo kailangan ibuhos ang sarili mo para magpasaya ng iba. Ang gawin mo lang magmahal sa abot at kaya mo sa tulong at biyaya ng Diyos. Tanggapin ka't hindi, wala kang magagawa. Desisyon nila yon. Isipan ka ng mabuti't masama, wala kang magagawa. Dahil hindi mo mapipigil kung anong gusto niyang isipin sa'yo ng sino man. Ang mahalaga ay inaayos mong relasyon mo sa Diyos. At sa huli, kapag ikaw ay lumalago, lumalalim sa pakikipagrelasyon sa Diyos, makikita mo ang sarili mo na ang Diyos ang aayos ng lahat ng relasyon. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Umagang kay ganda na punong-puno ng kabutihang nagmumula sa iyo. Dalangin po namin ang pagdalaw mo sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa lahat ng aming ikinabubuhay. Lord, we pray, O God, na sa oras pong ito, dalangin po namin sa pagpapalit ng taon, sa bagong taon na aming kakaharapin, Lord, we pray na ang kapayapaan ay dumaloy sa bansang ito, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa buong kamag-anakan namin. Maging ang pag-asa na nagmumula sa iyo, punuin mo po kami ng pag-asang ito. Nang sa ganon, ang pag-asang ito ay magdulot ng isang panibagong sigla para masimulan po namin ang bagong simulain kasama ka. We pray for God's blessing, Lord. Ang mga pagpapalang galing sa iyo ay maranasan namin. Una sa lahat, ang spiritual na pagpapala, ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo, maging ang aming kinabubuhay, ang aming tinapayang tubig, ang aming palatubigan, ay patuloy na dalawin mo at kami yung pagpalain. Lord, we pray yung aming relasyon sa iyo. Tulungan mo kami na laging makipag-ugnayan sa iyo. Kasama na ang aming mga mahal sa buhay, kasama na ang aming sa loob ng iglesia na aming kinabibilangan. Salamat po sa lahat ng ito. Inaangkin po namin ang iyong biyaya ay patuloy na padadaloyin mo sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord, and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God! Muli po ako si Pastora Diwani Magaling Oliva at nananampalatayang lagi tayong binibiyayaan ng mabubuti at magagandang bagay na mumula sa Panginoon. Isang bagong taon na puno ng pag-asa at pagpapala. God bless us all. Will obey.
Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.